Halleluja, darating ang Mesiyas. Magalak ang lubos, tayong bayan ng Diyos. Kay Kristong Kordero ng Diyos, pangalan niya'y Jesus. Magsisi Israel, ang sala'y itatwil. Si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Magsiluhod ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong kong Hesukristo, Diyos sa tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob kung di lang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko, na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo. At nagtitika naman akong mangungumpisal ng di lang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Amen. Pambungad na panalangin sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo, nang sa gayon ay matamo ang buhay na walang hanggan. Sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala, loobin mo na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin at maging bayad ng aming mga kasalanan ay maging parangal kay San Juan Bautista. Upang makamit ang hinihiling sa pagsasyam na ito, sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Ang ikapitong araw, si Juan Bautista bilang sugo ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nilibot ni Juan ang buong lupain ng Jordan at ipinangaral ang binyag ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Alinsunod sa aklat ni Propeta Isaías, ihanda ang daan ng Panginoon, patagin ang kanyang mga landas, ang lahat ng lambak ay tatabunan, lahat ng burol ay papantayin, itutuwid ang mga daang liko-liko, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Kaya sinabi ni Juan sa mga lumalapit sa kanya upang magpabinyag, kayong lahi na mga ulupong, sino ang nagturo sa inyo na umilag sa darating na galit? Gumawa kayo ng mga bungang karapat-dapat sa pagsisisi. Nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy na di nagbubunga ng mabuti ay puputulin at itatapon sa apoy. Aral. Tayong lahat ay tinutukoy ni Juan sa kanyang pangangaral. Ang galit ng Diyos ay tiyak na sasapit sa atin kapag hindi tayo nagbalik loob sa Kanya. Hindi ibig ng Diyos na mapahamak ang kanyang minamahal na mga anak. Kaya sila ay nagpapabantaan at hinihimok na magbagong loob. Ang lambak ay kakulangan ng tao, kapabayaan sa paggawa ng mabuti. Ang burol ay kapalaluan at kayabangan na kinasusuklaman ng Diyos. Ang daang liko-liko ay ang masasamang ugali at pakikitungo sa iba na dapat iwasan ng taong sumusunod kay Kristo. Ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat maging salamin ng buhay ni Kristo at larawang buhay ng pag-ibig ng Diyos. Mag-alay po tayo ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria at isang luwalhati para sa mga pansarili nating mga kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang ating itutugoyin, akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. O Diyos naming Ama, hinirang mo si Juan Bautista upang ibalita ang kaharian ni Kristo sa lahat ng tao, buong galak naming hinihiling sa iyo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kahit na sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, hinirang mo si Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng iyong anak. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananampalataya upang makilala si Kristo at pag-ibig siya'y sa ibang tao. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kinasihan mo ng tanging liwanag si Juan Bautista upang makilala siya bilang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan namin ay makilala sana ng iba ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Tinawag mo si Juan Bautista bilang martir ng matrimonyo at kalinisan ng buhay. Loobin mong kami ay maging mga saksi ng katotohanan ng buhay mag-anak. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Dalit kay San Juan Bautista ang ating itutugon, sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Pinili ka at hinirang ng Mesiyas na marangal. Prekursor nga niyang tunay, tagapaghanda ng daraanan. At sa iyong karapatan, ikaw ang inaasahan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan, kaliwanagan ng araw. Ang kaluluwa mong mahal ng grasya'y sinilangan. Kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Mariyang inang tunay ng Diyos sa kalangitan. Mabuting balita'y tangan siyang dumalaw na banal. Ang iyong ang karapatan, sukat naming maaasahan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa bundok ay lumigpit, kinusang pagtitiis. Mundo'y iniwanang tikis, tumalikod sa panganib. Dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan. Nang Mesiyas na mahal, tunay mong naganapan. Ang iyong pamamagitan, dalangin nami pakinggan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Nang iyo nangang makita ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na, ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. At iyo namang sinuway si Herodes Haring Hunghang, sa masamang kasalanan, piniit ka't pinahirapan, marungis karumaldumal, sa karsel na mapanglaw. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinutol ang iyong leeg. Sa di na niya matiis, pangangaral mong mabait. Buhay mo'y iniaalay sa altar ng kabanalan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal. Ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal. Iyo kaming ipatnubay doon sa langit na buhay. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Mga pagluhog kay San Juan Bautista. Ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan
ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan. San Juan Bautista, mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang, ang bawat isa ay may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niyang iyon ay walang simula at magpasawalang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao, subalit anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Ng kanyang pangalan, walang kanyang pangalan, walang kanyang pangalan, walang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo'y bigay ng Diyos. Bago ka pa ipaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth, Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig na makapangyarihang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga makasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng maawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, uliran ang pananalig sa Diyos. Nagniningning sa inyong buhay ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Sinunod mo ang kanyang utos. Ipaganda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitang dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umunlad nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sambayanan ng Quiapo naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw. Ama naming mapagmahal, isinugo mo si San Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal. Pagkaloob mo sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. Sa aming bayan, lipunan at angkan ay maghari sanang lagi ang diwa ng mga pangangaral at halimbawa ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo po tayo at dadasalin natin ang orasyon. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. At amin. Ang salita ay nagkatawang tao. At nakibamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Manalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiinawa nga aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Yeso Kristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Yeso Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at kailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at kailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at kailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna tayo. Ikaw'y nagmamahal.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw ng ating Numena Misa bilang paghahanda po sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron po ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng Misa ay si Reverendo Father Rico John Bilanguel, CSSR, Rector at Parish Priest ng Our Lady of Perpetual Help National Shrine, Baclaran, Parañaque City. Magsitayo po tayong lahat. San Juan Bautista ay isinilang na magalak tayo sa kanya, sumo ng Diyos siya, propetang dakila si San Juan Bautista. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa mga araw ng ating nobena sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya.
Dumalangin tayo na sa pamamagitan ng kanyang mga dasal, tayo ay tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Pagsisihan natin at ihingi ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Jesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayong lahat ng kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Siya'y namumudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing ihahasi at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mahapalad siya na may takot sa Diyos na mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan,
Katarungan niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siya'y itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Tupad sa aking aral, ama't ako'y manalangan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ay nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinagad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labi siya nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian upang ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina,
ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-dali nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig na kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ang dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito na maalagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa ikapitong araw ng ating pagninilay, paghahanda para sa kapistahan ng ating patron, San Juan Bautista. At sa araw na ito, magandang pagnilayan natin ang isa sa pagkakakilanlan ni San Juan Bautista. Nagpapaka totoo. Sa Ebanghelyo yung ating napakinggan ay hinarap ni Juan ang kamatayan dahil sa kanyang paninindigan, dahil sa kanyang pagpapaka totoo. Isa sa mga sabihin na nating hindi kaaya-ayang ugali nating mga tao ay ang pagpapanggap o ang hindi pagiging totoo. Ano ho? Aminin na natin, guilty tayo rito. Marahil may mga kilala tayong mahilig magkunwari. At minsan naman tayo mismo ay hindi rin nagiging totoo. May mga pagkakataong iba ang ating sinasabi sa ating ginagawa. Minsan ang ating oo ay nagiging hindi. At ang hindi ay nagiging oo. Minsan naman tayo ay pakitang tao. Gumagawa ng mabuti dahil nakikita. Nagsasalita ng kaaya-aya dahil naririnig ng iba. Pero kapag walang ibang nakatingin o nakikinig, iba ang ating ginagawa sa ating sinasabi. Mga kapatid, ang aral ni San Juan Bautista ay aral ng pagbabalik loob sa Diyos na nagsisimula sa pagpapaka-totoo. Pagiging tapat, hindi lamang sa ating ginagawa at sinasabi, kundi sa pagiging tapat kung sino o ano tayo. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, lalo't higit kung ating babalikan ang Ebanghelyo na binabasa tuwing Miyerkules ng Abo na siya ring bahagi ng Ebanghelyo sa araw na ito, subalit ang Ebanghelyo din nating nabasa ay Ebanghelyo ng kwento ng pagkamartir ni San Juan, ipinapahayag na ang ating buhay Kristiyano ay buhay na inaakay patungo sa pagpapaka-totoo.
Magandang suriin natin ang ating mga sarili. Sa ating buhay sa ngayon, sa aking mga desisyon sa buhay ko sa ngayon, sa lahat ng pakikitungo ko sa aking kapwa, ako ba ay nagiging totoo? Si Juan Bautista ay tinuligsa, inusig, hinusgahan at hinarap ang kamatayan ng isang martir dahil nanindigan sa pagpapakatotoo. Mga kapatid, hindi madali ang maging totoo. Subalit sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus at ipinapakita sa atin ang halimbawa ni San Juan Bautista na magiging ganap lamang ang ating buhay pananampalataya kung nagpapakatotoo tayo. Remember that we were created in the image and likeness of God and we must uphold our integrity before God. John the Baptist uphold his integrity before God. He willingly embraced death. He willingly embraced suffering because of his integrity before God. Nagpapakatotoo. Alalahanin natin na wala naman tayong maitatago sa Diyos. Bakit tayo magpapanggap? Bakit hindi tayo magpapakatotoo? Marami sa atin ang nagdarasal ng taimtim, subalit walang pakialam sa ating kapwa. Marami sa atin ang nagbibigay lamang mula sa kakarampot na natitira at kailangan pang kinikilala. Marami sa atin ang nakaluhod sa pagdarasal, subalit sa labas ng simbahan, dead malang ang mga pulubi at nangangailangan. Marami sa atin ang naglilingkod sa simbahan, subalit walang pakialam sa kapwang pinababayaan. Marami sa atin ang naturingang Kristiyano, subalit sumusuporta at walang pagpapahalaga sa buhay. Hindi tayo tapat sa kung sino tayo. Mga kapatid, magpakatotoo tayo hindi dahil sa kailangan, kundi dahil totoo ang Diyos sa ating buhay. Magpakabuti tayo hindi dahil sa may nakatingin, kundi dahil likas sa ating pagkatao ang kabutihan. Alalahanin natin na ang pagpapakatotoo ay ang simula ng tunay na pagsunod kay Kristo. Ang pagpapakatotoo, ang tunay na simula ng pagyakap sa buhay Kristiyano. Si Juan Bautista, ang kanyang buhay ay buhay na pinanindigan ang kanyang integridad at pagpapakatotoo sa gitna ng pagtutuligsa, pag-uusig at panghuhusga ng mga taong nakapalibot sa kanya. Ang kanyang kamatayan na ating napakinggan ay pagpapahayag ni Juan Bautista na ang pagpapakatotoo, ang paninindigan sa ipinapahayag na katotohanan ay hindi madali. Subalit, nararapat isa buhay. Sadyang mahirap magpakatotoo, ano po? Mararanasan nating usigin, pagtawanan o husgahan. Kapag nagpapakatotoo tayo, maaari tayong usigin ng mga taong namumuhay sa pagkukunwari. Kapag nagpapakatotoo tayo, pagtatawanan tayo ng mga namumuhay sa kasinungalingan. Kapag nagpapakatotoo tayo, huhusgahan tayo ng mga makikitid ang pag-unawa. John the Baptist and Jesus himself both died a martyr's death because of preaching and standing up for the truth. Mahirap magpakatotoo, pero ito ang landas ng isang Kristiyano. Sa ating pagninilay, sa ating paghahanda sa kapistahan ng ating patron, San Juan Bautista, hilingin natin ng grasya.
na unti-unti nating talikdan ang pagkukunwari at harapin ang landas ng pagpapaka-totoo. Sa pagpapatuloy ng ating buhay, sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya, buong pagpapakumbaba nating suriin ang ating sarili at aminin ang ating mga pagkukulang bilang individual, bilang isang komunidad, bilang isang sambayanang Kristiyanong naglalakbay. At mas magsumikap tayong mamuhay ng tapat at nagpapaka-totoo. Sa grasya ng Poong Jesus Nazareno, sa tulong ng panalangin ni Inay Maria, sa halimbawa ni Juan Bautista, magkaroon nawa tayo ng isang tapat na pagsasabuhay ng ating pagiging mga Kristiyano, ng ating pagiging mga anak ng Diyos na likas na mabuti at nagpapaka-totoo. Ito ang ating dalangin. Mangyari nawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya, ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Sa bawat panalangin nating sambitin, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga pari at mga reliyoso naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga yumao naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Sa sandaling katahimikan, alalahanin natin, idulog sa Diyos ang iba pa nating mga personal na panalangin at kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan.
ng umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristo aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Ang umaasa, sumasamba, nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y naging sanhi, bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta ay siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan.
kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparitungong anak na siyang nagbulat sa bulag, sa pilay ay nagbalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagaad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit sa insang, kami ay inihain bilang pagkain pinagsasaluhan hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang maalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga nabiring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin, Diyos at manunubos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa langit ka, sambahin pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hihadya mo kami sa lahat na sasama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol noon at sinasabi mo sa aming naririto at natitipon ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo niyo. At sumainyo niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
strength underneath His face. All my heart subdues itself before You, since it all before You faints and fails. Not this sight or taste or touch be credit-hearing, only do we trust secure. I believe, for God the Son has said, it word of God forever shall endure. Even God, devoutly I adore You, truly present underneath His face. All my heart subdues itself before You, since it all before You face and fails. On the cross was veiled Your God's splendor. In Your manhood lies hidden too. Unto both alike my faith I render, and I sue the contrite if I sue. Hidden God, devoutly I adore You, truly present underneath His face. All my heart subdues itself before You, since it all before You faints and fails. Hidden God, devoutly I adore You, truly present underneath His face. For my heart subdues itself before You, since it all be for You faints and fails. Patalastas sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan po ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na 12 at 15 ng tanghali na pamumunoan po ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo po ng Maynila. Binagbibigay lang po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin po sa 16:00 na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 17:00. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, inaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan. Bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo. Sa ngalan po ng ating Cura Paroko, Reverend Father Rufino Jun Sescon Jr., pinasasalamatan po namin ang mga naghandog ng alay ngayong ikapitong araw ng ating Nobena Misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. St. Peter's Men's Society, Basic Ecclesial Community, HDN Central, Barangay 389 Zone 39 Chairman Benjamin San Juan, Barangay 390 Zone 40 Chairman Danilo Cailes. Palakpakan po natin sila. Ganon din, pinasasalamatan din po natin ang punong tagapagdiwang para sa ikapitong araw ng ating Nobena Misa. Walang iba kundi si Reverend Father Rico Jan Bilangel, CSSR, Rector at Parish Priest ng Our Lady of Perpetual Help National Shrine, Baclaran, Paranaque City. Palakpakan po natin si Father. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa pagdalo ninyo ng ikapitong araw ng ating nobena. At iniimbitahan po namin kayo sa darating na June 24 sa ganap na 12:15 noon mass. Walang ibang magmimisa po doon ang ating kabunyian, Jose Cardinal at Bingkula. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Bago po ang panghuling pagbabasbas, nais ko rin pong magpasalamat sa pagkakataon na makapagdiwang ng banal na Eukaristiya sa simbahang ito. Ito po ang aking unang pagkakataon makapagmisa rito. Kadalasan po ako ay nagkikisimba lamang din. So isang karangalan po na maging kabahagi ng inyong paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng ating patron San Juan Bautista. So maraming salamat po kay Father Jun Sescon at sa buong pamunuan ng Quiapo Church. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay naialay na humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. Walang kanyang pangalan, walang kanyang pangalan, walang kanyang pangalan, walang kanyang pangalan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ila. Tuwirin ninyo ang daralan ng Panginoon. Walang kanyang pangalan, 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 walang kanyang pangalan. San Juan Bautista ang pangalan, San Juan Bautista ang pangalan.